Gagawa tayo ng souffle pancakes! Super trending ang souffle pancake ngayon! Kada scroll ko sa phone, eto lagi ang nakikita ko kaya my God, hindi maiiwasang maglalaway ka talaga. And kayo dyan, kung walang nagbebenta ng ganito sa lugar ninyo, halina't panoorin ninyo ang recipe video natin at sabay-sabay natin gawin ito. At syempre, huwag kang mag-alala dahil sobrang dali lang at ang mga sangkap madali lang hanapin. Ayan, so ang gagawin lang natin ay i-mix muna natin yung ating egg yolks dito sa ating bowl. Ayan. Maglagay tayo ng ating gatas. Ating vanilla essence. And then i-mix natin ito. Tapos maglagay tayo ng ating harina. Ang ating baking powder. And then, i-mix natin ng mabuti. Ayan, na-mix na natin ito ng mabuti. So, itabi na muna natin ito at gawin natin ang ating meringue. So, meron tayo ditong egg whites. Ayan. Okay. So, i-mix na muna natin ito until maging foamy. Ayan, so foamy na siya. Ngayon, itong itsura niya, ha? So ngayon ay maglagay na tayo ng white vinegar, konti lang. And then i-mix natin ito until soft peaks form. And ayan, may soft peaks na tayo. Ayan, so ngayon naman ay maglagay tayo ng ating white sugar. So gradual lang yung ating paglalagay at i-beat natin ito until magkaroon tayo ng stiff peaks. Okay. And ayan, stiff na siya. So ngayon, ang gagawin natin ay ifo-fold natin yung ating meringue dito sa ating batter. So bago tayo mag-fold, since super ano siya, napaka-thick niya, lagyan natin ng konting meringue. Tapos i-mix natin para mag-loosen naman siya. Ayan. Konti lang. Mix natin yan. Ayan, loose na siya. So ngayon ay pwede na tayo mag-fold ng ating meringue. So, pwedeng mong gawin na 3 addition yung paglagay mo ng meringue para hindi ka mahirapan sa pag-fold. So, i-fold mo lang siya gently. Mag-form ka ng letter J. Scrape mo sa gilid, tapos sa bottom. Huwag mo siyang i-mix para hindi ma-deflate yung ating meringue. Mag-grease tayo ng ating pan. So, medyo marami pero huwag naman sobrang dami. Ayan. Para lang hindi dumikit yung ating pancake sa pan. Ayan, so mainit na siya. Maglagay na tayo ng ating batter. Ayan. Okay. So siguraduhin na bilog siya. Ayan. And maglagay tayo ng konting water sa gilid. Makakatulong to sa pagluto ng ating pancake. And then, takpan natin yan at lutuin natin ng mga 6 to 10 minutes kasi medyo makapal siya. Pero kung maliit lang gagawin mo, pwede ano, lutuin mo ng 3 to 5 minutes. And kung mas makapal pa yung gagawin mo, longer, so mga 10 to 15, ganon. So ayan, balikan natin siya mamaya. Ayan, so i-check natin kung pwede na natin siyang baliktarin. So, i-check natin sa bottom part. Kung hindi na yung dumidikit sa kamay, pwede na yung baliktarin. Ayan. So, alalay lang sa pagbaliktad dahil maliit yung ating lutuan. So, baka sumagi siya sa gilid. Ayan. Tapos, magdagdag tayo ng tubig. So, yung water, bakit yan naglalagay? Yung steam kasi nung tubig ay nakakatulong sa pagluto ng ating pancake. So, takpan at lutuin natin siya for another 3 to 5 minutes. Ayan, so baliktarin na natin. Ayan. Ayan siya, oh. So, ayan yung bottom side niya. Ayan.
So, hanguin na natin ito. Para sa sauce natin, ay simple lang gagamit tayo ng liquid na whipping cream. Tapos, ang konting portion ng ating whipping cream ay lalagyan natin ng cream cheese dahil para sa ating tiramisu and blueberry na flavor. So, ang gagawin lang natin ngayon, ito ay cream cheese, dapat softened siya. So, i-cream lang muna natin siya. Ayan, na-cream na natin ang ating cream cheese. Ngayon naman ay i-whip natin ang ating whipping cream. So, ang gamit ko ay Mona Lisa pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. So, ang gagawin lang natin dito sa ating whipping cream ay i-whip natin siya pero hindi yung parang mag-double siya na parang ice cream. Hindi yung ganun. Ano lang siya? Medyo thick siya pero runny. Ganun yung gagawin natin. So, eto siya. Ayan. Okay. Tapos, i-whip natin to. Hi! And ayan, eto na siya. Thick pero runny pa rin siya. So, dapat ganito. Ayan. Ayan, so ngayon naman, lagyan natin ng whipping cream ang ating cream cheese. Supposed to be, dapat dito kukuha ng ating cream, pero meron pa naman to. Eto na lang. So, lagyan lang natin to ng konti. Ayan. Ayan siya. Okay. Tapos, i-mix natin to. Ayan, na-mix ko na siya, pero konti lang. So, maglagay pa tayo dito ng ating whipping cream. Konti lang din. Okay. And then, i-fold natin. And ayan, eto na siya. So, ngayon ay kuha tayo ng konti dito sa ating mixture. Ayan. Konti lang. Okay. And then, lagyan natin ng coffee. Eto ay instant na coffee. Nilagyan ko lang ng mainit na tubig para matunaw siya. Kung meron naman kayong brewed dyan, okay lang din. So, ilagay na natin siya. So, eto yung magiging sauce natin para sa ating tiramisu na pancake. Ayan. At eto naman para sa ating blueberry. And, o nga pala, kung gusto nyo na ang sauce nyo ay meron talagang cream cheese, okay lang, wag na kayong mag-separate. Or kung gusto nyo na pure na whipping cream lang, okay lang din, walang flavor. And, again, eto yung ating basic na sauce. So, kung gusto nyo lagyan ng flavor, pwedeng-pwede. So, ayan, mag-assemble na tayo. So, eto yung ating mga flavors, yung ating palaman, or yung ating toppings. So, ngayon, eto naman yung ating mga inilutong mga pancake. Pero, syempre, mas maganda kung bagong luto yung i-assemble mo. So, eto na siya. Dalawa yung ating ilalagay dito sa ating container. Maglagay tayo dyan ng isa. So, parang pwede ka rin mag-sandwich ha, pwede ka maglagay ng palaman. So, sige, lagay tayo. Ayan. So, meron tayong blueberry. Optional yung paglalagay ng palaman ha. Tapos, ilagay na natin yung ating isa pang pancake. Ayan. And then, maglagay na tayo ng ating sauce. So, yung sauce nilalagay natin sa ating blueberry na flavor ay ang ating my cream cheese. Ayan. So, ilagay na natin yan dyan sa top. Okay. Tapos, paglagay tayo ng crushed na graham crackers. Ayan. And then, maglagay tayo ng ating blueberry. Next ay strawberry flavor naman. So, same lang. Lagay tayo dyan ng ating pancake. Okay. And then, lagyan natin ng palaman. Pwede hindi ka talaga maglagay ng palaman. Tapos, isandwich na natin. And then, same din yung lalagay natin na cream, yung my cream cheese. Ayan. And then, lagyan din natin ng crushed na graham crackers. Okay. Tapos, strawberry na topping. Next naman ay mangga. Etong mangga natin, ang gagamitin natin ay etong whipping cream na plain. Ayan. So, same. Lagay tayo dyan. Ayan. And then, hindi tayo maglalagay ng palaman. Ilalagay ko na lang ay palaman na whipping cream. Ayan.
Tapos, ipatong natin ito. Ayan. Tapos, maglagay na tayo ng ating cream. Tapos, maglagay din tayo ng crushed na graham crackers. Ayan. At maglagay tayo ng ating matamis na mangga. Next ay Oreo. So, maglagay tayo dito. Same. So, cream na lang din ilagay natin. Sa gitna. Oops. Ayan. And then, maglagay tayo sa ibabaw ng ating pancake. Oops. And then, maglagay tayo ng ating cream. Ayan. And then, maglagay tayo ng crushed na Oreo. And then, mag-toppings pa tayo na crack na Oreo. Ayan. Next naman ay tiramisu. So, ayan. Maglagay tayo dyan. Maglagay tayo ng cream sa gitna. Oopsie. Sandwich natin ng ating pancake. Ayan. And then, ilagay natin yung ating tiramisu na sauce. And para sa toppings ng ating tiramisu, maglalagay lang ako ng chocolate flakes. Pero pwedeng gumamit ng cocoa powder or chocolate chips. Next ay Milo. So, meron ako dito ang tinunaw na Milo powder. Lagyan natin ng konting cream dito sa ating bowl. Tapos, i-mix natin dito yung ating Milo. Ayan. Okay. Ayan. So, mag-assemble na tayo para sa ating Milo. So, same. Maglagay lang tayo ng cream dito sa gitna. Oopsie. Okay. And then, ayan. Ayan. Tapos, i-boost natin yung ating sauce. Ito ay Milo sauce. And para sa toppings natin, maglagay tayo ng Milo powder. And parang feel ko maglagay ng amod na topping. Ayan. Wala lang. Para hindi lang siya plain. At ayan, eto na ang ating souffle pancakes na iba't ibang flavor. My God, habang nag-edit ako, ako'y naglalaway na naman. And ayan, so tikman na natin. So meron akong extra dito na Milo. So itong titikman natin. Ayan siya. Ayan. Tikman na natin. Ang sarap talaga pag Milo. And napaka-soft ng pancake natin. Alam niyo kung pancake lang alone, kasi kagawa na tayo ng ganito noon. So, plain lang siya. Naglagay lang tayo ng pancake na syrup. Eto kasi, iba yung dating niya kasi whipped cream yung inilagay natin. Tapos may flavor pa. So, mas better. Kasi kung yung pancake lang, ano lang, super very ano lang yung lasa niya. Regular, parang ganun. Pero eto, dahil meron nga siyang whipping cream, tapos may Milo, ang sarap niya. And daglay ako ng almonds. Pwede hindi na, pero para may style lang yung ating Milo na flavor. Kasi yung almonds bagay naman din yan sa mga ganitong desserts. So eto, ang sarap. And kung gusto nyo na ibang flavor gaya ng mga sikat ngayon, ano yun, Biscoff? Yeah, yung may lotus, ganon. Tapos kung gusto nyo ng matcha, and yes, milk tea pwedeng-pwede. Pwede, lagyan mo yung flavor na winter melon. Tapos, lagyan mo din ng boba or yung black pearl. Gusto ko sana gumawa nun, pero wala na akong, ano, wala na akong pearls. And pwede, kung gusto nyo Pinoy ube, or kung gusto nyo buko pandan, ganon. Ano pa ba? Coffee. May tiramisu na tayo, pero ito may cream cheese. And oh nga pala, kung ayaw nyo na may cream cheese, whipping cream lang. And kung gusto nyo na lahat ng ating sauce ay cream cheese based, pwedeng pwede. Ang sarap ng Milo flavor, ah. And kung may Nutella kayo, Nutella, pwedeng pwede. And kung ano yung mga gusto nyo na mga flavor ng tsokolate, and dessert, pwede ka mag-experiment sa mga flavor na gusto mo. And kung yung mismong pancake gusto mo lagyan ng flavor gaya ng tsokolate, pwede din. Ito kasi lahat plain, no? And usually, nakikita ko plain.
And oo nga pala, yung mix na ginawa natin ay makagawa ka ng tatlong pancake na ganito kalaki. Kung maliliit naman, makagawa ka ng mga anim ata, maliliit. Pero kung gusto mo na marami, hindi ko siya ina-advise na in one mix, doblehin mo na. Kasi lalo na kapag maliit yung lutuan mo, pero kung malaki yung lutuan mo, okay lang na mag-double ka ng ating sangkap dahil masasalang mo siya agad-agad. Kasi kapag dodoblehin mo yung recipe natin, tapos yung lutuan mo ay yung kagaya sa akin, maliit lang. Ang tendency kasi, yung matitira ay yung hindi na siya ganun na maganda yung pag-hold ng shape. Medyo magiging runny siya. So, yun yung magiging problem mo. Ito ginawa ko, dumami siya dahil nag-mix ako ng nag-mix. So, hindi talaga isang batch na malaki yung ginawa ko. And kung seryosohin mo siya, talagang gusto mo ng ganito, bili ka nung malaking lutuan yung griddle, yung flat na parang pang-grill. Yung parang ano, yung parang lutuan ng burger, ganon. And bili ka or magpagawa ka ng takip nun. Kasi kailangan mo ng takip kapag nagluluto ka nito. Actually, maraming video ang pagluluto ng souffle na pancake. Hindi ka mahihirapan. So, practice ka lang kung talagang... Kasi ang cute niya, diba? So, magandang pangnegosyo. And sa lalagyan, maraming available na sa market. Kayo nang bahala. May plastic, may ganito, yung karton. Ayun, so sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Dahil ako nagustuhan ko, lalo na ang Milo flavor. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!